So guys, ito na siya yung frame na ginawa natin. Ito yung una, at saka yun yung pangalawa, at saka ito yung solar panel, no? Solar tube. So itong solar na tube guys, ginagamit to para sa centralized heater ng mga toilet, no? Pero ito is papalitan na natin ng bago for this month. Kung gusto niyo yung mga ganyang topic guys, pwede rin kayo mag-comment down below at gagawaan to natin ng topic kung paano nga ba nagkakaroon ng heater gamit lang ang araw, okay? So magandang tanong yan. Guys, baka naman maluwag ang time mo, sana panoorin mo ang buong video kasi ipapaliwanag ko ito kung paano ito ibinuo. Maraming salamat po. Umpisahan na! Hello guys, gagawa kami ng frame ngayon para sa gagamitin natin na stand ng solar tube para sa solar heater natin, sa centralized solar heater natin, no? Gagawa natin ng stand. So ito po yung gagawin namin na frame, no guys. Sana panoorin nyo at abangan nyo kasi baka makapagbigay ito sa inyo ng information, no, kung paano natin ginawa. But of course guys, bago tayo umabot dyan, umpisahan mo natin ipapaliwanag, okay? Dito sa amin guys, dito sa amin kasi guys, ang ginagamit po namin na welding rod is 3.0 ang diameter na ito. Ito, 3.0 to. So, since ganun guys, kailangan natin ng malakas na ampere, gumawit kami ng itong socket na industrial socket, no? Yan, pinagdugtong natin dito. Yan, para isa-is. Pagkatapos, ito yung welding machine namin guys. Ito yung paborito ko na welding machine guys, Hugong. Mayroon na kaming machine na ganito, is 11 years old na, hanggang ngayon is buhay pa, pero nasa Pilipinas na ngayon guys. Okay, nasa Pilipinas yun ngayon. Hugong. Ito yung latest nilang welding machine guys. Ito po ay digital, no? Ito. So, kita nyo ngayon guys, nakasit tayo sa 114. Yan. 114, gamit natin ang 3.0 na welding rod. Okay. So, ito na siya. Yan. Yan. So, mamaya guys, ipapakita natin pag nabuo na ito. So, hindi na natin ginawa ng 45 guys kasi dito na po tayo nag-join, no. So, kaya hindi na 45 ang ating ginawa. Yan. Ayan, guys. Pasado ba yan? Ayan, guys. Kita mo. Ang ganda. Ang ganda po talaga ng, ng welding machine na yan, guys. Kita mo kung gaano lang niya kabilis titirahin, ha. Papakita ko sa inyo. Super maganda talaga yan, guys. Machine. Kaya, yan ang binabalikan talaga namin. So, yung isa noon ay pinadala namin sa Pilipinas, kaya bumili ulit kami ng ganyan, pero digital na. Ito po yung latest nila. Okay. Napakaganda po talaga yan, guys. Maganda ang cockpit, yan. Yan, tunaw-natunaw, guys. Ayan po. Diba? Mabilis lang talaga niyang titirahin yan. Paganda ng machine na yan. So mamaya guys, abangan nyo, ipapakita namin kung paano natin ito bubuuhin hanggat matapos po itong ginagawa natin. So ito na siya yung mga karutong yan. Okay. Bali ito na siya guys, no. Nabuo na po natin yung side by side, no. So ngayon papakita natin sa inyo kung paano natin pagdugtungin yun. So una natin gagawin guys ay ilalagay muna natin to, yung ito, yung para sa taas, no. Ganyan lang po yan kasimple guys. Pagkatapos is kwalahan lang natin. Yan. So panoorin mo lang guys, sana wag ka bumitaw guys, para makita mo pa kung paano natin to bubuohin, no. Ito po yung way namin pag nagbuo, pero syempre magkaiba tayo ng way. Pero naniniwala naman ako, as long as naman magawa natin ng tama, kumbaga lahat ng klase ng way pwede naman, as long as na pag natapos ay pantay-pantay. So, ang gagawin natin guys, yan, lalagyan muna natin dito ng eskwala, pagkatapos, kung saan ka naglagay ng eskwala, eskwala guys, katulad nyan, dapat in the next corner into the right, doon ka muna mag-umpisa mag-spot, yan. So, kung mapapansin mo, next the corner, doon ako na, doon ko pinaispatan, yun. Pagkatapos, yung eskwala, tapos doon muna naman sa harapan niya, mismo sa likuran niya, doon mo siya,
pangalan nito, lalagyan ng spot naman. So, ayan o, kita mo, inuulit niya, o, di ba? Tamang-tama na. Kahit saan niya eskolahin, eh, pantay na. O, di ba? Wala na siyang iniba. So, ganyan lang kasimple, guys, ang paglagay nito. But anyway, kung hindi mo pa masyado nag-gets yung sinabi ko, panoorin mo yung susunod kasi lahat ito ay lalagyan natin. Pagkatapos, guys, yun, ispat-ispat lang, mamaya mo na i-full weld, no? Para just in case may babagohin ka, yun. Tapos, ganito pala, guys, kailangan po talaga may tagahawak po ng ganito kung wala kayong holder. Dahil habang tinitira mo ito, guys, habang, kumbaga, habang mainit pa siya, ay kaya pa niyang mag-twist or mag-iba yung direction niya. So, kaya kailangan may tagahawak ka talaga pagka ganito kung wala ka namang holder. Pero kung mag-isa ka lang, pwede ka namang gumamit ng holder, guys, na magumawa ka ng DIY na holder kasi hindi to kakayanin ng magnetic dahil mataas na po siya. Bagay lang po yung magnetic kung mga 1 feet or kahit 2 feet pwede pa niyang hawakan. Okay. Bali, guys, no, kwentuhan na lang din tayo, guys, habang binubuo to natin, no. Akunting tips ko na lang din sa mga bago. Naranasan na namin, guys, gumamit ng mga hindi galvanized kahit pinturahan pa natin. Talagang hindi talaga po maganda, lalo na pag ito'y gagamitin po natin pang outdoor. Kasi ang mangyayari niyan, guys, minsan kahit ganda po ng pagkakapintura mo, mayroon talaga mga corner dyan na pwede talagang mag-leak yung pangalawang. At pag nangangalawang na yan, magdidire-diretso na po talaga yan. At lalo na po, pagka na-expose po yan sa mga daga, no? Kahit pipinturahan mo yan at pag pinang-iihian ng mga daga yan, guys, matutuklap at matutuklap yung pintura mo pagka ihi ng daga po ang tumama doon. At yun, ang daga din kasi, guys, kung saan siya nang-iihi at doon siya bumabalik. So, pag natanggal po yung natuklap po yung pintura mo, naku po, yung bakal na yan, guys, kung hindi siya galvanized, yung mga natural na bakal, guys, kaya po talaga tunawin ng ihinang daga, no? So, sa hindi maniniwala, guys, pwede ako magpakita sa inyo ng video. Kasi doon sa may manukan namin, hindi ko lang naipakita pa ata sa inyo. Pagka tinamaan talaga yan ng ihinang daga, guys, kahit sabihin mong 2.0 yung bakal mo, tunaw na tunaw talaga yan ng ihinang daga. Grabe. Kaya yung ihinang daga ay napakadelikado po talaga yan. Kung kaya I would suggest, guys, kung outdoor mo siya gagamitin, lalo na pag expose ito sa mga daga, ay mas maganda po talaga na gumamit na lang po tayo ng mga galvanized kaysa naman po magdudubli pa kayo ng costing dahil mahal po ang magparenovate kaysa magpagawa ng bago, no? So, ayan, guys, ganun pa rin, repeat process lang tayo. Lagyan natin mo ng eskwala magkabilaan, ayan. So, pag nakuha mo na po yung tama na ano na level niya or na eskwalado niya, ay doon na po pwede mo na siyang i-full weld. So, ispat-ispat lang muna. At guys, paalala lang pala sa mga baguhan, no. Siyempre, tayo pag baguhan tayo, atat na atat tayong tirahin ng tirahin, no. At the end of the day ka nang yung malapit nang matapos, eh medyo mali pala. So, dito kasi sa pag-welding, guys, kailangan maganda talaga yung timing mo dito, maganda yung pagka-proseso mo. Kasi pag namali ka, lalo na sa frame, pagagawa po kayo ng frame, katulad yan, guys, pag nagkamali yung isang frame mo, medyo hindi eskwalado, ay pagdating doon sa dulo, ay talagang mali talaga yun. Hindi siya katulad ng kahoy na pwede mo siyang bunutin. Dito pwede mo pa naman itong i-retouch, pero yun lang, kailangan mo siyang i-grinder, no? So, kaya sa mga baguhan, medyo ano lang, medyo... Di baling matagal-tagal lang konti as long as na pag natapos, tama. Okay. So ngayon, ganito na siya. Babalik ta rin lang muna to natin tong isa. Ayan. So ganyan lang, guys. Babalik ta rin natin. Pagkatapos, ipapatong natin yung mismong frame na ating ginawa. Yun. Pag naipatong natin yan, guys, mismo frame na po yan. So ganun lang po kasimple, guys. Lahat ng frame na gagawin nyo, malaki man o maliit, ganito yung proseso namin. So, it depends doon sa proseso nyo. Siyempre, nagdidepende din yan po sa, ano, sa working space. Yung working space na sinasabi natin, itong lugar kung saan tayo gumagawa. Minsan kasi, sa iba, maliit yung space nila. Kaya hindi po natin sila masisi kung medyo hindi rin ganito yung proseso nila. No? So, lahat po ng mga proseso namin, guys, ganito, pagka-frame po ang ginagawa namin,
katulad din po nung ano nung kwarto, yung maliit na kwarto guys na ginawa natin guys. Ganito din po yung proseso na ginawa namin. Anyway guys, pwede niyong panoorin yung kwarto na ginawa natin. Maliit lang po na kwarto ito at baka lang gamit natin. Mabilis lang po natin ginawa yun. Ginawa lang natin just in 4 days. Kasali na po ang paglagay ng aircon, paglagay ng mga outlet, mga ilaw. Lahat-lahat na po, finish na po yun with the timeline of 4 days, no? So, ito guys, ganito lang siya. Tapos mamaya guys, iaakyat to natin sa rooftop. Ganito siya kalaki, no? So, ito guys pala is gagamitin natin to pang patungan po ng solar tube para sa centralized heater natin. Dahil ang kailangan po natin na heater per day is about siguro mga 2,000 liter per day. So, kung gagamit po tayo ng machine, medyo malaki-laki pong babayaran natin. Pero pag gumamit po tayo ng solar tube, medyo nakakalis tayo ng konti. Kasi ang solar tube din guys is primary ng heater lang yan. Pero ang may secondary support siya na heater po talaga mismo ang nag-heat ng tubig. So, ganun po siya guys. So, bali ito na siya guys, no? Last na welding na po ito. Pagkatapos ito guys, iaakyat na natin. At ipapaliwanag ko na sa inyo mamaya doon sa taas kung ano yung sinasabi kong solar tube na para sa heater. Mamaya at makikita nyo yun guys. Maraming salamat pala guys kung umabot ka sa punto ng video na to. Talagang pinapakita mo sa akin na sinusuportahan mo ako. Maraming salamat po guys. Suportahan mo pa at marami ka pang makikita ng mga video natin guys. Anyway, kakaumpisa ko pala ng video, pang 2 months pa lang natin ngayon. So, sa mga susunod guys, marami pa akong may papakita guys. Katulad ng pag-aayos ng mga tubig, pagkakabit ng mga heater. Even though yung aircon guys na window type, meron tayong kinabit, pwede mo rin panoorin yung video natin. At kung nalilito ka guys, dahil marami po tayong mga ina-upload na mga video guys, pwede mong bisitahin ang aking playlist guys. Ang playlist ko doon guys, mayroong driving tips, may garden tips, may plumbing tips, may DIY tools review. So doon mo talaga makikita. So instead po gumawa ako ng ibang channel guys, why not naman na hindi ko nalang gawaan ng playlist. Baka naman kasi sabihin ng iba na grabe naman atat na atat kata sa mga sa paggagawa ng YouTube channel. So, bali ako guys, pinaghalo-halo ko na lang siya as long as sa my playlist and okay naman siguro guys. So, maraming salamat talaga guys sa suporta mo. At ngayon guys, ito patapos na siya. Panoorin mo guys dahil papaliwanag kumamaya yung solar sa taas. So, tara na, samahan nyo na ako sa taas. Salamat! So, ito na siya guys, no, nasa rooftop na siya ngayon. Sorry, binuo po namin yan. Binuo po namin yung frame na yan. Doon sa baba, pagkatapos inakyat na po namin dito. So, ganun siya kalaki na inakyat po namin. At saka ito po yung isa, no? Yan ay, dalawa yan. So, ang kulang na lang nito guys, is pipinturahan na lang po ito para magiging okay na siya. Kasi guys, ang gagawin natin dyan, dito natin sa taas, ilalagay po yung solar. Baka palitan na to natin ng bago. No, ito yung para sa heater. Sa taas po natin lalagay yung solar tube or papalitan natin ng solar panel na. Tapos dito sa baba natin ilagay ang tangke na para dapat sa heater, yung tangke na hot and cold. So para ang instinct nun guys, para yung ito nalilinis pa rin natin yung floor kahit na mayroong solar sa taas at mayroong tube sa baba. So guys, bibigyan na lang din ako ng sa inyo kung paano natin 'to ginawa. Ito guys is dito lang natin 'to pinagdudugtong, no. Dito na lang pinagdudugtong 'to. Yan. So dito is open na. At saka doon is open na kasi hindi naman na kailangan i-close 'yan, guys. No, para pero ito naman actually supposed to be dapat is naka 45 po talaga ito, no. Pero sa amin kasi hindi na namin kailangan ng 45 'yan. Tapos ang kulang na lang nito guys is pipinturahan na lang ito. Pipinturahan na lang but not all kasi ito is galvanized naman. Ang pipinturahan lang nito is mga lugtungan, no. Tapos dito po sa gitna naglagay po tayo ng support guys. So anyway guys, ganito lang siya tingnan, no. Pero yung way namin kung paano ginawa ang frame is pag nakabisado yun sa mga baguhan,
lahat ng frame is ganun yung diskarte namin gumawa pag mga malakihan. So kahit gumawa ka ng kwarto guys, katulad nung video ko na gumawa kami ng kwarto guys, pwede nyo yung panoorin. Ganun din po yung way, basta frame na ganito yung mga kwadrado or pat kahit pahaba pa yan, ganun po yung way. So gagawa ka muna ng isang frame, itong frame na ito, tapos yun, tapos saka mo ikukunik yan para mas madali. So like for example, dadalhin mo siya kung saan, pwede mo side by side na frame mo na ang gagawin mo. Katulad itong ito na frame mo na ang gagawin mo pagkatapos yun na frame. Pagkatapos mag-cut ka ng para sa gitna, pati sa baba. Tapos dalhin mo kung saan mo siya dalhin. Pagka dating doon, yun na lang yung idudugtong mo. Okay. Pero so kung makikita nyo guys, oh, diba, kahit ganun yung way natin, pero makikita mo guys, pantay na pantay po ang ano niyan. So tandaan nyo pala guys, no, ang paggawa po ng frame sa umpisa, dapat lahat kwadrado yan. Kasi once nagkamali ka sa isang frame, ang magiging outcome niyan, lahat-lahat ng idudugtong mo magkakamali-mali na yan. So kailangan take it easy, aralin ng maayos bago gawin. Okay? So maraming salamat guys na may nagustuhan mo ang ating presentation for today. So kung nagustuhan mo ito guys, baka naman bigyan mo ako ng isang like, isang comment. At kung gusto mo pang mag-subscribe or i-share, mas maganda rin guys. Suporta mo na lang din sa akin channel guys. Bali, matagal na po tayo gumagawa ng mga ganito guys. Kaso lang ngayon pa lang tayo nag-uumpisang mag-YouTube, gumawa ng YouTube, no. So maraming salamat guys. Mag-ingat po kayo kung asan man kayo. Okay? So buddy! Ito po si buddy ko kung saan ako isan dito siya. Okay. So maraming salamat guys sa gustong mag-comment kung paano ito ginawa. So, yun. Feel free na mag-comment po kayo. At pwede natin ito gawaan ng video kung paano nangyayari or nagiging heat or nagiging hot ang tubig. Ito po ay ginagamit sa banyo, kusina, sa mga kwarto pwede. So, maraming salamat guys. Ingat po kayo kung asan man kayo.